Digital on PBS, Delta Broadcasting System. DWXY, Kimpila, the noble thing, Alita. Kimpila, without Malak. Ang DWXI kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Matatili lamang naka-tune in sa pagkasusunod ng Yes, Saturday Jam, ang tinig ng mga kabataan ng Diyos. Mga kabataan ni Yahweh, mga kabata ang hinubog ng Diyos, iba't iba ang talento at kakayanan, alinan atin siyang papurihan. Mga kabataan ni Yahweh, mga kabata ang hinubog ng Diyos, iba't iba ang talento at kakayanan, alinan atin siyang papurihan. Sa Yes Saturday Jam, tinig ng mga kabataan. Sa Yes Saturday Jam, ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Mga kabataan ni Yahweh, tapat at patuloy na maglilingkod, iyahayag sa lahat kabutihan ng Diyos, pagmamahal na sa atin tumubos. Sa Yes Saturday Jam, tinig ng mga kabataan. Sa Yes Saturday Jam, iyahayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Iyahayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Kabataang pinilit hinirang, sundalong magkakampyon. Si El Shaddai ang sandigan sa habang panahon. Kabataang pinilit hinirang, sundalong magkakampyon. Si El Shaddai ang sandigan sa habang panahon. Kabataang pinilit hinirang, sundalong magkakampyon. Si El Shaddai ang sandigan sa habang panahon. Sa Yes Saturday Jam, tinig ng mga kabataan. Sa Yes Saturday Jam, ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Ihayag sa lahat kabutihan ni El Shaddai. Kabutihan ni El Shaddai. Kabutihan ni El Shaddai. Good morning!
mo at magpapakilala din ang ating mga kasamahan sa umagang ito. Ayan, good morning mga ka-prayer buddies mula sa Taguig City. Ito po ang inyong ka-prayer buddy, Sister Marjorie Astrero. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Good morning po sa ating po mga prayer buddies. Paraburan tayo ni Apo Diyos, mga kakabsat. Makakasama niyo rin po ako ngayong umagang ito, your prayer buddy, Emma May Marcelo. Nakasalukuyan po nandito sa Piel, Baliwag, Bulacan. Isang pinagpalang umaga din po ang ating pagbati sa inyo na magtatanghalian na. I'm your prayer buddy, Joanne Bautista, na narito naman ngayon sa Nueva Ecija. Isang mabiyayang araw sa inyo mga ka-prayer buddy. Kasama niyo rin ngayon si prayer buddy Charles Angelo dito sa Tondo, Manila. Ayan, at napakaganda pong simula ng umagang ito sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at pananalangin. Sasamahan po tayo ni prayer buddy Emma May sa pagbabasa ng English version at si prayer buddy Joanne para po sa Tagalog. Let's take a reading from the book of the prophet Isaiah, chapter 26, verse 20. Go, my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourselves for a little while until his wrath has passed by. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang, at ang mga pinto ay inyong ipinit hanggang sa dumipas ang galit ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda na ipagpatuloy natin ang ating pagsasama-sama, ating talakayan sa pamamagitan ng paghingi ng grasya na sa Diyos nagmumula. Sama-sama tayong manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ama namin Diyos na mapagmahal, Yahweh El Shaddai, ang Diyos na siyang lumilingap at siyang gumagabay sa amin. Minsan pa, Panginoon, sa kabila ng mga hunos na aming nararanasan, alam namin na laging may dahilan upang kami ay magpuri at magparangal sa iyong kagatilaan. Laging may dahilan upang ikaw ay aming pasalamatan. Salamat, O Diyos, sa biyaya ng panibagong buhay at kalakasan sa patuloy na kalusugan na iyong kaloob sa bawat isa. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming pagtitipon-tipon on air, nawa, O Diyos, ikaw ang siyang manguna. Hinihiling namin, Panginoon, na gabayan mo at pagkalain ang buong programang ito, pero din gamitin mo ang iyong mga abang lingkod upang maging daluyan ng iyong mga salita na nagbibigay pag-asa at sigla, lalo sa mga taong pinagsasalanan. Lalo singit, O Diyos, abutin mo ang mga tao na nakikinig sa live streaming, sa YouTube channel, at sa radio station, Panginoon, na nawa sila man ay pinagsisinaan ikaw at ang iyong mga salita ang magbigay ng kalakas sa kanila. Panginoon, sa iyong lahat ng papuri, karangal, pagluwalhati at pasasalamat. At ngayon pala, naangkin namin sa ang aking gagawin ito basta para sa iyo ay iyong dadalhin sa katagumpayan. At kung ito ay ating dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen! Amen! And smile, 'cause it's been a while.
Kamusta naman po ang inyong pag-stay dyan sa inyong mga bahay, mga kapatid? Ayan. Sister Marge, kamusta ka naman dyan sa Taguig? Ayan, praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sapagkat patuloy niya po kaming iniingatan at ayun, lahat kaming pamilya ay sama-sama ngayon sa aming tahanan. Praise the Lord. Kamusta naman kayo yung mga taga-Bulacan dyan? Amen. Praise God. Ito, na-enjoy naman natin bagamat nasa bahay lang. Hindi tayo nakakalabas. Walang masyado nakikita mga kaibigan, pero ang kasama naman natin, pamilya, nasa tahanan tayo, kaya blessed na blessed pa rin. At ang isa pa sa mga nakaka-bless, pagamat tayo yung mga naka-home quarantine ngayon, yung, kumbaga, yung ating paglilingkod sa Diyos ay hindi natin nakakalimutan. Amen. Napatuloy niyang pinapaalala sa atin na nandiyan siya palagi, ano man yung ating mga pinagdaraanan ngayon. Bagamat nandito tayo sa ganitong sitwasyon na hindi natin nauunawaan, perhaps, pero tunay ngang tapat ang pangako ng Diyos na wala siyang lingkod na kanyang pinabayaan. Amen, Sister MMA. Ayan, kamusta naman dyan yung mga aso mo, prayer body, Joanne? Ayan, sa biyaya at pagpapala ni Yahweh, okay na okay tayo, bro. Prayer buddies, ano, mga prayer buddies natin dyan. Tunay nga, kahit na tayo mga naka-home quarantine, thank you kay Lord kasi may chance na makapag-serve sa Kanya. Kaya ang tawag daw sa atin ngayon, di ba? Serve from home. Galing yan sa'yo, prayer buddy Ellen, di ba? Oh, kasi merong ano, work from home. Oh, tayo serve from home. Amen, amen. Ayan, kamusta naman si Brother Charles? Ito, kaka-uwi lang Manila eh. Pero biglang napastay agad sa bahay nila. Kamusta, Brother Charles? Yun, salamat sa Diyos. At nabilang ko na yung tiles ng CR namin, no? Grabe, tiles sa akin, Skyflex lang eh. Salamat sa Diyos dahil maayos at mabuti naman. Nakakatuwa dahil naging pagkakataon nito para mas makamusta ko yung family ko na matagal ko rin na hindi nakasama dahil almost 3 years ako sa ibang mission, mm-hmm, at ibang mission area. Awa ng Diyos, malusog naman, malakas ang pangangatawan, mm-hmm, at biyaya ng Diyos nakakapaglingkod na rin sa Kanya. Amen, amen. Ako naman dito sa Cavite, kahit wala tayong work ngayon or wala tayong mission, ako naman ay tindera ngayon dito. Nagtitinda ako dito sa bahay ng aking nanay. Wow, wait time. 21 days. Wala po kaming yellow, sarado. Speaking of 21 days, ibig sabihin, mga kapatid, 9 days na lang, 9 tulog na lang, makakalaya na tayo. Matatapos na yung quarantine na ito. Nawa, nawa. Pero kung inyo pong mapapansin, ano, nung unang week ng quarantine natin, marami tayong naririnig or nababasa ng mga naglalabasa ng mga bad vibes or bad comments about dito sa quarantine na ito. Like, halimbawa, meron akong nabasa, sabi ng mga kabataan, bored na daw sila sa bahay kasi alos lahat daw ng bahay nila na ikot na nila. Lalo pag maliit na yung bahay mo, ikot na ikot mo lang talaga. Kaya medyo nabobored na daw yung mga tao. Kayo kaya, anong... Yung konting galaw mo, Sister Prayer Buddy Ellen, nandun ka na sa kusina, no? Oo nga, ikonting ikot na. Kwarto na. Konting kembot mo lang eh. Ayan, na-board na siguro yung mga ka-prayer buddy natin. Kapa nga sa naririnig ko na parang negative vibes na nanggagal. At nababasa ko rin sa social media, yung may mga may pasok. Mm-hmm. Yung mga, lalo na yung mga no work, no pay. Mm-hmm. Medyo nag-aalala sila. Dahil kapag nagtagal daw itong community quarantine ay maaapektuhan yung kanilang kabuhayan, mm-hmm, yung aking nababalitaan. Mm-hmm. Ako naman ma-prayer ba ng kagamihan ngayon, no? Mm-hmm. Ako naman, isa sa mga na nabasa ko na negative vibes, yung mga pag-graduate ngayon. Mm-hmm. Kasi di ba, postpone ang graduation. So yun, nalungkot yung mga gagraduate ngayon, yung mga nag-aaral. Pero kasi diba, alas March yun, yung nag-declare ng quarantine. Kaya hindi tuloy yung graduation ngayon, tsaka yung moving up. Uy, sa GC, sa GC na... Mga kabataan. May nabasa ako, GC na sila nag-graduation eh. Nagtatawagan na lang sa messenger eh. Siyempre, yun pa naman yung pinaka-aantay ng mga
naging kagaya natin, ano, na mga pag-graduate, kasi milestone din naman sa kanila yung, kaya isa rin siguro sa nakakalungkot, no, na nagdadala ng kaunting negative vibes sa kanila. Oh. Ikaw naman, Sister Joa, naririnig ko may gusto kang sabihin. Ano, isa siguro sa mga negative na dulot nitong home quarantine na para sa amin sa lab, kasi supposed to be ngayong, neto sanang March, you know, March 26, anniversary ng lab. Pero dahil nga sa nangyaring ito, so na-move. Pero looking forward pa rin naman tayo na, sabi nga, God works for the good. Amen. Happy anniversary. Mas marami pang biyaya si Yahweh ngayon sa LAM. Amen. Amen. Sister Marjorie, ikaw? At syempre, isa rin sa mga negative vibes ngayon, yung mga mahilig gumala, mahilig mag-mingle with their friends, yung may mga okasyon na dapat pupuntahan, kaso natapat na lockdown or under quarantine tayo, siyempre, hindi nila napuntahan yung mga special na okasyon. And isa rin sa negative dito sa quarantine is limited lang yung pwede mong gawin. Ito nakakatuwa naman kasi limited lang yung pwede mong gawin sa loob ng bahay. Pero yung limited na gagawin mo na yun, mo sobrang dalang mong nagawa nung under quarantine. So, kaya nakakatuwa na talagang nabas yung pag-ikot-ikot sa bahay. Yung mga nakadiscover nga yung mga Banyo City. Mga yes, oo. Napaka-creative ng mga Pilipino. At isa rin, syempre, sa nakakalungkot, ay hindi na tayo, o pansamantala tayong hindi naka-attend ng mga misa sa mga simbahan and also our gawain sa Amnil City tsaka sa mga chapter na pinupuntahan natin. Isa yun sa medyo malungkot na nangyari this quarantine na hindi tayo nakarating sa mga o nakakapunta na ka-attend ng mga gawain dahil sa lockdown. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon dahil at least kahit sa bahay, nakakapagpuri tayo, nakakapagdasal tayo sa Diyos. Idagdag ko dyan, prayer buddies, ano? Yes. So sinabi ni prayer buddy Marjorie, yung dapat ngayong Sabado, meron tayong, ano, diba? Na dahil nga sa home quarantine na ito, hindi natin inaasahan, for the first time, mapopostpone, ano, yung itong walk of faith na ito. Lungkot niya, nakakaya. Pero tignan naman natin yung brighter side, yung wisdom na binigay sa ating punong lingkod, sabi niya sa kanyang announcement, di ba? Since hindi tayo makakapag-walk of faith, then let's just talk about faith. Pag-usapan natin yung mga bagay-bagay patungkol sa pananampalataya natin. Although naman mga prayer buddies, merong negative side, negative comments na nangyari dito sa quarantine, meron namang positive vibes, di ba? Para maging happy yung pagstay natin sa bahay ni nanay, we must look at the positive side or positive things na dulot ng quarantine, di ba? Amen. Meron nga kasabihan si Sister Ellen eh. Ay, ako pala yun. If you want to be happy and have a good vibes, dapat we must always look at the bright side of the day. Amen. Look at the positive things because positive things brought us or bring us good vibes. Amen. Sabi nga, di ba ni... Oo, sabi nga na ating punong lingkod. No sleep. Paki-explain, please. May naalala ko kasi yung sabi ng ating punong lingkod. Sabi niya, huwag na tayong masyadong makinig ng mga balita sa mundo kasi nagdudulot lang sa atin ng fear, di ba? Parang makinig lang tayo ng mabuting balita. Which is, sa atin din, para maging masaya yung pag-stay natin sa bahay ng ating mga magulang, dapat lagi lang tayong positive thoughts brings positive life. Amen ba? At yan ang ating tema ngayon, ano? Amen. April goodbye. Kaya po, pwede pa sabay-sabay naman tayo, mga... May na-signal eh. May na pag hindi nagkakakita, ano? Kaya po, ang aming tema sa buong month ng April ay... April! Mga prayer buddies, ang aming pong pag-uusapan ngayon ay good things about quarantine. Ayan. Ano nga ba
ang magandang na idudulot sa atin ng quarantine na ito? Magandang tanong yan na dapat nilang sagutin. Dapat nating sagutin. Sa umagang ito. Na natin sa on the upfront, parang ang pangit ng mga nangyari sa quarantine. Pero kukunin ko yung sinabi ni Madam Ellen o ni Prayer Buddy Ellen. Sabi niya na titignan natin lagi yung bright side of life, bright side of the day. So dito, ihimay-himayin natin mga positive impact ng ating pag-home quarantine. Amen. At ibibigay nga ni Sister Marjorie na ang unang magandang na idulot sa kanya. Ito alam ko magandang nadulot talaga to sa kanya eh. Nung, talaga ba? Nako, Marge, asahan ko talaga pagkatapos na ito, tataba ka na. Actually, I'm maintaining my balance. Ano nga bang magandang na idulot sa'yo, Prayer Buddies, ng home quarantine na ito? Ayan, sabi nga, meron ka tayong kasabihan that health is wealth. So, this quarantine, talagang more pahinga tayo. Since alam naman natin na, sabi nga kanina ni Brother Charles na isa sa negative na niya this quarantine is yung nawala ng mga trabaho, which is habang nag-work tayo during our work times, ay talagang naghahanap tayo ng pahinga. So, ako nga actually before lockdown, nag-iisip ako, nagpa-plan ako mag-leave. But not a month. But not a month. Mag-leave lang ng 3 days. Kasi so, talagang ang biyaya ni Lord, sobra-sobra. Sobra-sobra. Kasi 3 days sana akong mag-leave, pero hindi na natuloy dahil, ayun, nagkaroon na tayo ng lockdown. So, kailangan na... talagang na-answered prayer tayo lahat dun sa tinatawag na pahinga. Pero sobrang pahinga ang dinulot sa atin ng quarantine o ng lockdown. So, more pahinga para dun sa mga masisipag at masisagang nagtatrabaho, naghahanap buhay. And also, nagkakaroon tayo ng magandang kalusugan sa panahon ngayon kasi nakakakain tayo ng on time. Parang sa trabaho, hindi natin nagagawa yun eh. Tulad sa atin, hindi lang... Malapit na tayo dun. Malapit na. As a city, diba, babang tayo nagtatrabaho, hindi naman natin hawak yung oras natin pagdating sa pagkain. Iba-iba yung break time, iba-iba yung oras ng break time, sabi nga. At ganun din naman tayo bilang mga preacher, kapag umahayo tayo, during dinner, tayo naman nagbibigay ng pagkain na dinusog tayo sa pagkain sa salita ng Diyos. At gayon din naman, sabi nga, sa darating na araw ng bukas is Palm Sunday na. At yun nga yung nakakalungkot, ano, hindi natuloy yung ating walk of faith, pero meron tayong talk about faith. So, speaking of walking, if yung Palm Sunday is yung pagiging tagumpay ni Jesus sa pagpasok sa Jerusalem. So, pwede rin naman tayong maglakad-lakad. Yun nga lang sa loob ng bahay. Kaya, exercise tayo. Ako, meron akong application sa cellphone ko na 30 days challenge na ginagawa. So, ngayon ay pang day 11 ko na. Susunod ba? Yes. Congrats! Kaso, ano, namimaintain yung weight ko. Namimaintain siya sa 48 kilos. Inaasahan ko palang tatapakan. Oo, kaya yun. Walking. Kasi, di ba, isa nga sa negative, yung parang pag nasa loob ka ng bahay, nabuboard ka, and at the same time, feeling mo magkakasakit ka kasi hindi ka naaarawan. Yung feeling na ganun. So, kahit nasa bahay tayo, pwede tayong mag-exercise. Then, tamang kain. So, yun. And speaking of pagkain, nakakalikha tayo ng mga ibang uri ng pagkain. Nakaka-discover tayo through creative cooking. So, yun ang maganda naman sa quarantine. Yung ating kalusugan, talagang hindi lang 8 hours kung matulog. Sobra-sobra. Oh, amen. Oo, kaya yun. Maraming salamat sa Diyos kasi tinugon niya yung ating pangailangan when it comes to our health condition. Amen. At karagdagan mga prayer buddies sa nabanggit ni Prayer Buddy March. No? Talagang mapapatunayan natin itong quarantine time na ito ay may magandang dulot sa ating kalusugan. Kasi before, halos kapag nasa labas tayo, more on fast food ang kinakainan natin. Oo. Yung mga Jollibee. Oo. To order. Yes, I miss fast food. Pero ngayon,
puro ano, lutong bahay tayo. Puro sardinas. Puro gulay, sabi. Sardinas na iba-ibang gulay ang nakalagay. Yung walang label. Alam mo yan, kayo buddy, ano, Emma May, kasi tayo, di ba, lagi tayo magkasama. Tapos yung mga kinakain natin lagi. Talagang wala pang quarantine. Oo, pero thank God sa biyaya na tayo na sa ating mga tahanan ngayon at nakakain tayo ng mga sariwa, lalo sa probinsya, no? Amen. At balita ko, prayer buddy Joanne, talaga namang nag-level up ng yung cooking skills. Wow. Level up talaga. Dati itlog lang alam mo lutuin, kaya sardina sa pancit kanto na. Trending sa Facebook. At ako personally, talagang masasabi ko na maganda na idulot itong quarantine sa health ko. Kasi may treadmill kami dito sa bahay. Pero before, nung hindi pa quarantine, hindi ko talaga siya nagagamit. Never pa ako nakagamit ng treadmill na yun. Pero nitong quarantine time, sabi ko, sabitin ko nga to para din, ano, good for the heart din, good for the health. So yun, everyday, salamat sa biyaya ng Diyos. Nakakapag-treadmill. At iba talaga, kapag nakakapag-exercise tayo, physically. Naman, at higit sa lahat, iba din talaga, lalo kapag nakapag-exercise tayo, spiritually. At ito yung ginagawa natin ngayon, tayo nagninilay ng Word of God. Amen, amen. Brother Charles, may sinasabi ka? Ha? May sinasabi ka? Bumibilis ka. At totoo naman, ano, na itong positive vibes na dulot sa atin ng quarantine, it is good for our health. Kasi lagi na lang tayong pagod, stress, no, traffic, nauusukan tayo lagi. Minsan matutulog ka na, tapos mamaya gigising ka pa, pipikit-pikit ka pa sa biyahe. Minsan ang message din sa atin itong quarantine ito, God, what a stress. Sabi ni Lord, tinga-tinga din. Diba? Kasi kahit nga, diba si God, when He created the world naman, nagpahinga naman siya the seventh day, diba? Kaya tayo rin, sabi ni Lord, pahinga-pahinga din pagway tayo. Kaya, ang magandang naidulot sa atin ng quarantine na ito, unang punto po, it is good for our health. Kaya habang nasa bahay po tayo, try to be more productive. Pwede tayong kumain ng gulay kung dati hindi tayo kumakain, na magpahinga, at siyempre mag-exercise din at the same time. Amen? Amen. Ayan, may dadagdag pa kayo doon? I think nasabi na lahat. Ano? Yun nga, yung quarantine, gamitin natin para maging healthy tayo. Hindi yung puro higa na lang. Galaw-galaw din para di ma-stroke. Hindi ma-stroke. Yun, Brother Charles, okay ka pa ba dyan? Galaw-galaw, Brother Charles. Baka nag-exercise. Baka nag-treadmill si Emily. Ngayon, habang nag-yayas Saturday job, naglalakad, ganyan-ganyan. Oo. Parang ako ngayon dito. Ayan, muli po, number unang punto natin, ating pong home quarantine ito, ang positive na dulot niya, it is good for our health. Pangalawang punto, ayan. And for our second good thing naman po about quarantine is that we have more time with our families. Nagkakaroon tayo ng mas maraming oras, panahon, pagkakataon para makasama natin no ating buong pamilya. At na-realize ko nga po that a home will always be a home. So, babalik at babalik talaga tayo sa ating mga tahanan. Oo. At sabi ko nga, itong quarantine na ito, mas naging napagtibay nito yung bawat tahanan, bawat pamilya. Kasi, di ba, bawal lumabas ang bahay, di ka pwedeng pumunta kung saan-saan, di ka pwedeng mag-alag-alag, di ka pwedeng mag-work muna. So, wala tayong ibang uubian kundi sa tahanan natin. Kaya, na-realize ko din na yung mga simpleng bagay na kasama yung pamilya, it really matters and it creates memories. Mm-hmm. Sabi ko nga, pag wala na tong quarantine na ito, mamimiss ko family ko. Mm-hmm. Kasi lagi ka na sa Paranaque. Oh, tama. Lagi kami magkasama ni Prayer Buddy Joanne. Oh, kaya yung kami family na kami ni Prayer Buddy Emma. Tama. Alam mo,
mga prayer buddies, ako talaga thankful ako sa ano, sa quarantine, hindi dahil sa mga nangyayari, pero yun nga, looking on the positive side, eh talagang thank you kay Lord kasi for simula nag-start tayo 2014, talagang malayo na ako sa family ko. Nag-start tayo mag-serve, ganyan, pag may mga okasyon, minsan hindi na rin ako nakaka-uwi. Pero thank God kasi ngayon kahit walang mga okasyon, simpleng araw, 'di ba? Parang hindi na nga ako sanay na nandito ako eh. Di ba sabi ni Prayer Buddy kanina, kamusta ang mga aso nyo dyan? Parang nagtataka na nga yung aso, bakit ako laging nandito eh. pero thank God nga na kauwi ng bahay at may maraming time para sa family. Amen. Eh si Brother Charles talagang pasalamat din siya. Oo naman, super thankful talaga ako dahil nagkaroon ng naging opportunity na ginamit ng Panginoon itong pagkakaroon ng community quarantine. Kasi diba sabi ko nga kanina, almost 3 years akong nalayo physically sa aking family. Nagulat nga ako nung pagdating ko sa dito sa amin, sabi ko ba't parang napakatagal ko ng panahon na nawala. At dahil dito sa walang hayo, walang mga responsibilities sa community ngayon, mas nakapagbigay ako ng panahon. Kasi every night, ang naging bonding namin ngayon ay naglalaro kami ng mga board games. And through that, mas nakikilala ko at nababalikan ko ngayon yung mga gusto, yung mga ayaw ng mga kapatid ko. And then, there comes a time na may nangyari na parang nagkaroon kami ng ano, ng pag-uusap-usap. At napakaganda ng naging bunga. Kasi doon sa pag-uusap-usap ngayon naming mga magkakapatid kasama yung parents namin, ay mas na-realize namin yung mga adjustments na kailangan namin gawin. Kasi sa totoo lang, medyo nakaka-shock eh. Yung pag-uwi mo sa bahay after almost 3 years, parang medyo magugulat ka sa ugali ng mga kapatid mo, yung mga gusto nila hindi mo na alam, yung mga ayaw nila hindi mo na alam. Pero dahil dito sa quarantine na to, mas nagawa ko silang makilala at mas nagawa naming maging malapit muli sa bawat isa. Amen, amen. Ito si Sister Marjorie, malaki din yung pamilya na ito eh. Ang tanong, namimiss mo ba, Sister Marjorie? ayan nga, yung aking tatlong pamangkin, pinagutan ng lockdown dito sa amin. Kaya pala ingay dyan. Kaya meron kaming mga alaga kayo. Babysitter ako for the whole time ng quarantine. Kaya, ayun, talagang nag-restore to nung family relationship ng bawat isa sa atin. Kasi, di ba, pagdating sa work o pagkagaling sa trabaho, uwi ng bahay, papahinga na lang. Iidlip na lang natin kaysa makipag-usap tayo. Ako, honestly, talaga, may mga times na napapagod na ako magsalita. Napapagod na ako. Kumbaga, pag uwi ko ng bahay, parang ayoko nang makipag-usap, ayoko nang magsalita. Lagi ako nakakulong sa kwarto. So, lagi lang ako doon. Nagsiselfone, tapos matutulog na, tapos kinabukasan, magkakain, maliligo, tapos mag-outreach na. So, yun lagi ang aking routine, araw-araw. So, ngayon, we have no choice eh, kundi makasama yung pamilya. Pero, parang ayaw mo pa more dyan. Naku, choice. Hindi pa yun. Parang tibiyon. Kasi dito ko na alaman na sobrang kulit ng mga pamangkin ko. Ayun, talagang ang hirap mag-alaga pala ng bata. Pero anyways, masaya naman kasi isa rin sila sa mga stress reliever natin during times na talagang parang pagod na pagod tayo sa trabaho, pagod tayo sa ibang bagay, pag umuwi tayo ng bahay. Sabi nga ni Sister Emma May, parang there's no place like home. Dito lang tayo talaga nakakapag-rest. And at the same time, pag nasa pamilya tayo, secure tayo, komportable tayo, ang nagagawa natin lahat ng pwede natin gawin. At saka, nakakausap na natin sila ngayon compare noon. Mas nakakausap. Saka, nung nag-quarantine, nung unang linggo talaga ng quarantine, syempre hindi pa gano'ng actually naghihigpit dito sa lugar namin noon. So yung mga ate ko, nakakapunta pa sa bahay. So nakakapag-banding-banding kami kasi walang pasok yung mga estudyante, kantahan, kwentuhan. O ngayon, medyo naghigpit na, kaya andito, naiwan yung tatlong bata and yung mga ate ko nakauwi na ng bahay nila. Naiwan yung bata sa iyo, Mark? Oo, naiwan. Yung bata talaga
bagay na iwan. Eh, siyempre, di ba, bawal na rin lumabas lalo yung mga bata kasi hinunguli na nga ng barangay. So, ayun, more time sa pamilya na nakakapagkwentuhan, nakakapag-usap-usap, and at the same time, yung bonding moment sa amin dito is yung pagdating sa pagkain. Pag during ng 3 to 6 p.m. na mamalengke na kami, tapos pag uwi, yun, paglulutuan ko sila ng merienda, yung mga ganong bagay. Kaya, masaya ako. Practice na. Yes. Pakisabi na. Gagawa na rin ng family yan eh. That time. Ano, so, makikita natin dito, yung mga hindi na nagagawa dati dahil sa kanya-kanya lakad. Kasi siyempre, ako katulad ako, yung mga kapatid ko, may mga kanya-kanyang work na rin. Hira na kami dati na sama-samang kumakain, nakakapag-usap, nagkakamustahan. Ngayon, everyday na nagagawa yun. Kaya talagang nakaka-bless na during this quarantine time, we're able to have our quality time with our family. Amen. At alala ko din, kasi yung mama ko, during quarantine time siya nag-birthday. So, nauna, tatanong ko yung mga kapatid ko, sabi ko, paano kaya natin surprise si mama? Paano natin celebrate yung birthday niya? Eh, hindi tayo pwedeng lumabas. Hindi tayo makakabili ng kung ano-ano. Pero, salamat sa biyaya ng Diyos. Nag-budal fight na lang kami dito sa bahay. Tapos, during that budal fight, bago kumain, ayun, nakapag-pray kami as one. Tapos, alam mo yun, yung simpleng moment na yun, matitreasure mo talaga sa puso mo, na ipagpapasalamat mo sa Diyos na salamat kasi quarantine time to, na bagamat birthday ni Mama, dapat medyo ano yung celebration sa labas. Pero yung moment na yun na sama-sama kami nakapag-pray as one, very memorable talaga siya. It's more than the handa. Kasi syempre, simple lang handa eh. Simple lang yung naging kainan kasi nga dito sa bahay. Pero sabi ko nga, mas daig pa nun yung kung kakain kami sa labas, mag-celebrate sa labas. So yun, kaya nakaka-bless talaga itong time ng quarantine. Amen, amen. At talagang we have more time with our families. Kaya patuloy po nating sulitin yung quarantine time na ito na maipadama sa ating buong pamilya, sa ating mga mahal na buhay, kung gaano natin sila kamahal. At syempre sa mga kabataan na nakikinig ngayon, huwag natin sayangin yung pagkakataon na to na ipadama natin sa ating mga parents. Sabi nga, as we grow, we also grow, di ba? Habang yung edad natin nadadagdagan, syempre yung edad din ng ating mga magulang nadadagdagan. Amen. Ako'y naiingit sa inyong mga Sherry. Kasi kayo may mga kapatid kayo dyan. Like, ako yung dito sa bahay, wala kami naman ni Mama. Pero medyo bulyo-bulyo na talaga ako sa bahay. Kasi, alam mo yung feeling na wala kang kausap, wala kang kapatid. Pero naman, at the same time, kami dalawa naman ni Mama nag-uusap, nagsusumba, kada umaga, sumba. Nag-pray na rin ng rosary every 9 p.m. No? Kahit naman small family lang, pwede naman tayo mag-gathering kahit small family lang. Sabi nga nila, family is our first community. Kaya dapat ayusin muna natin yung pinaka-community natin bago natin ayusin yung sa labas. I mean, kung close tayo sa mga friends natin sa labas, close tayo sa ibang tao, di ba dapat sa loob ng tahanan muna, mas close tayo dun sa tao, dun sa loob ng tahanan. Kaya yung positive na naidulot po ng home quarantine na ito, sabi nga po ng mga prayer bodies po natin, is na-restore yung family bonding, which is nawawala dati, kasi naging busy yung bawat isa sa atin eh. Busy si ate, busy si kuya, busy si bunso, minsan ang natitira sa bahay, itong si nanay at si tatay, na minsan yun, hindi pa natin na-appreciate yung mga ginagawa nila, kasi nga sobrang busy tayo, pero noong nagkaroon po ng home quarantine, nagkaroon talaga ng bonding and restoration yung bawat isa sa atin. Kaya ito yung magandang positive na naidulot sa atin ng home quarantine. Amen. Ang third good thing about quarantine, yung Mother Earth natin nag-heal. Ano? Mother Earth is healing. Siguro, aware naman ng lahat na maraming nangyayari sa paligid natin na sabi nga ng iba, ano na dahilan na ito ng mga
pantag dito, global warming, di ba? Yung mga tinik, mga yelo, natutunaw, yung mga extreme na temperature, kunwari, init, tas lamig, talagang extreme, tapos unexpected na tag-araw, biglang umuulan, bumabagyo. Pero ngayon, dahil sa home quarantine, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, global lockdown kasi ito eh, no? Global lockdown, buong mundo talaga. So, ang positive na dulot nito, kung nagiging mas malinis yung hangin, nababawasan yung ingay, di ba? Air pollution, noise pollution, tsaka nag-i-improve yung air quality. Kumbaga, ibig sabihin, gumaganda yung itong, ano, itsura ng ating mundo. Ayan. Kasi natahimik lahat eh. Parang nag-shutdown eh. Parang tumigil ang mundo, no? Oo. Pero diba dun sa parang tingin natin na pagtigil ng mundo, hindi naman talaga pagtigil kung hindi pagpapagali. Mm-hmm. Isang nakitang post sa balita na pinakita dun yung itsura ng Manila skyline or ng Metro Manila way back December 2019 bago magkaroon ng lockdown. And then kinumpare siya ngayong March 2020. Mm-hmm. So nakita doon na yung nung December 2019, grabe yung smog, yung usok, nalikha ng mga sasakyan. Pero after almost a month na mayroon ng lockdown, ngayon mas nakikita mo na mula pala sa Metro Manila, kayang-kaya mo makita yung Sierra Madre. Mm-hmm. Mula sa Quezon City, makikita mo yung sa bundok na nasa Bataan. So, nagpapaganda rin yung dulot itong community quarantine. Kaya hindi na ako magtataka. Yung iba yung mga post nila from Makati area, nakikita na nila yung view ng Eiffel Tower, yung mga ganon. Statue of Eiffel Liberty. Tower? Yung totoo. Kita na sa Pinas? Ano ba yung buong mundo? Ano ka ba? Kanina na tayo makapag-picture. Hindi mo na kailangan magbiyahe pa. Kita mo na yung London Eye, mga ganon. Sabi, meron naman akong nabasang post naman. Yung parang picture-picture lang. Sabi daw ni Mother Earth, sa coronavirus, bakit mo sila masyadong sinasaktan at pinapahirapan? Sabi nito ng coronavirus, kasi sinasaktan ka nila. Which is, in reality naman talaga, ano, Tagalog na nga, medyo sinasaktan na rin natin si Mother Earth kasi dami na nga pollution na hindi na natin inaalagaan yung nature natin. Kaya si Lord rin minsan gumagawa ni rin ng way para ingatan yung mundo. Eh, no? Tapos pa rin doon, di ba meron, di ba yung, hindi man tayo aware, di man tayo talaga, sabi ko ito, nag-aaral sa kung anumang meron sa mundo. Pero di ba aware tayo, meron tayong tinatawag na ozone layer. Ito yung nagpo-protect sa atin sa mga harmful rays na galing sa araw. Di ba yung nagkakas ng sakit, ng mga... Nag-aaral sa nung elementa. Wait, grabe. Ano ka ba? Pagtulog ko, ito na agad, lumabas na siya sa akin. Ano, hindi tayo aware kasi doon eh. Pero noon pala, napakalaking epekto noon kung bakit sobrang init ngayon dito sa atin. Tapos ba tayong mga harmful gases, mga ganyan, hindi na nakakahinga sa labas ng mundo. Ngayon, dahil sa tahimik na lahat, parang nakashutdown yung buong mundo, naghihil, kumakapal ulit itong ozone layer, yung mga ipot niya, gumagaling. Ibig sabihin, maganda yun para sa ating lahat. Praise the Lord! At isa pa, nalilest din yung krimen eh. Mm-hmm. Diba? Parang corruption and crime, parang nawawala na. Siyempre, wala ka nang narakawan yung mga tao na sa bahay na lahat eh. May masasabi ka pang additional, Brother Sister March? Ayun, nakakatuwa lang kasi yun nga, nabanggit na lahat. Isa rin sa nakita ko sa social media, if I'm not mistaken, yung Laguna Divide, talagang bumabalik na daw sa dating kulay nito na parang full na kung tingnan yung Laguna Divide, kung yun nga yun, ano. Pero nakakatuwa kasi talagang wala na rin time ang taong magdalat ng basura kasi hindi na sila makakalabas ng bahay. Hindi na rin nagkakadat. Oo, kaya yun. For example, dito sa lugar namin, talagang everyday makikita mo yung mga tao na dati, yung mga tao na indifferent kung may kalat dyan o wala, ngayon, talagang very cautious na ikip yung kanilang sarili-sariling kalat, katapon sa tamang lagayan, sa tamang sisidlan. So, isang paraan, siguro na itinuro din ng community quarantine na ito, is yung tawag sa atin ng Panginoon
na maging responsible stewards tayo na nilikha niya. And alam naman natin na itong inang kalikasan, itong Mother Earth, ito yung isa sa mga talagang nilikha ng Panginoon na para din naman sa atin. Sabi nga ni Pope, dun sa kanyang isinulat na encyclical, if I'm not mistaken, sabi niya doon, bilang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon, we should care. Dapat natin pakialaman, alagaan yung ating common home. Na ngayon, dahil sa community quarantine, ay nagagawa na. Saka mas naging, napansin ka, mas naging malinis tayo ngayon. Diba? Thank God. Amen. Ang naman napansin ko, talaga ano, kung bumalik yung ano, nagkaroon ng peace and order sa mga lugar, ang barabarangay, sa EDSA, di ba? Sa EDSA, super traffic view. Halos wala talagang kalsada na, ano, ay halos wala talagang mga sasakyan. Totoo, so, prayer body MMA. Wala na solusyon na niya traffic. Wala yung kalsada. Sobrang nasolusyon na naalala ko, isa sa mga nabanggit, magandang nabanggit talaga na ating minamahal na punong lingkod last Saturday. Sabi niya, di ba yung cleanliness is next to God. So, godliness. Amen. At nagaramdam na ramdam natin yun this time of quarantine. Amen. Na namin, kumbaga na nanumbalik yung kalinisan, yung peace and order na pag-aaral natin. At pang-apat po na punto na ating ibabahagi ay Brother Chuck. Ito yung isa sa positive impact is that dahil sa community quarantine, nagkaroon tayo ng more time with Jesus, yung ating person sa ating Diyos. So, alam naman natin na very fast-paced yung mundo natin. Minsan nga sa simpleng pagkain lang natin, nakasubo na tayo ng isang subo, nakakalimutan na natin magdasal. But then, nangyari na itong community quarantine, it brings us to the core ng pagiging Kristiyano na ang pinakamahalagang higit sa lahat ay meron tayong maayos, malalim na ugnayan sa ating Diyos na pinaglilingkuran at sa ating Panginoong Jesus. And Amen. Isang tawagin na personal, hindi lang siya basta time. Jesus. Kasi di ba lalo sa ating mga naghahayag ng salita ng Diyos, of course we pray, we study, we meditate, we read the Bible because we will preach on the community. That is more of a communal thing. Pero itong nilikha ng quarantine sa mga personal na buhay natin kahit tayo ay mga nag-discussion, mas naging personal yung ating pagbibigay ng panahon. Kumbaga, hindi tayo magdadasal ngayon dahil may pinaghahandaan tayong outreach. Hindi tayo magdadasal lamang ngayon dahil gumagawa tayo ng talk or nang nagpe-prepare tayo ng outline. Kundi, nagdadasal tayo sapagkat alam natin na ang pagdarasal ay paraan para mas maging mayaman yung ating relasyon sa ating Diyos. Amen, amen. At isa pa, Brother Charles, kung ating po mapapansin, quarantine at kwaresma, ano, sakto din na kung kailan magkwa-kwaresma na, saka naman po magkwa-quarantine. At isa pa nga po, pag summer, ang tao kasi iniisip magbi-beach, kailangan natin gumala. Ngayon naman, hindi na natin iisipin yung beach at gala. Parang kilong tayo sa bahay, parang isipin naman natin, magkaroon muna tayo ng time kay Lord. Kasi tuwing kwaresma, lagi na lang beach ang ating iniisip. Ngayon naman, sana isipin... Tama. Go. Amen yon, prayer buddy. Di ba marami nga ngayon, ano, maraming mga post, mga ganyan na namimiss ko nang mag-surf, namimiss ko nang mag-simba, parang gano'n, namimiss ko nang mag-receive ng communion. Kasi nga, di ba, halos lahat, although may misa, pero online lang, di naman pwedeng lumabas sa mga TV or sa mga cellphone natin yung host, di ba, gano'n, body of Christ. Kung magandang nandun yung ano, pagkauhaw mo na dati, taken for granted mo lang, na-take for granted mo, pero ngayon, parang napaka, ano, parang ngayon, miss na miss mo, yung gano'n. Amen. Tsaka ngayon, mga ka-prayer buddy, very trendy ngayon yung TikTok na tinatawag. So, in relationship to our spiritual aspect ng buhay natin, marami na rin naglipana na sabi nila, TikTok means take time to talk to God. So, this quarantine,
ibigay na natin to, yung buong-buo natin, hindi lang dahil sa ginagawa natin to, kung sabi nga ni Brother Charles kanina, dahil preacher tayo, yung evangelist tayo, kundi even sa mga youth natin, bilang mga choir sila, bilang mga mananayaw sila, o bilang mga manggagawa sa mga nanay at tatay natin sa gawain, kundi yung sarili talaga nila, yung personal faith nila, ipakita nila this time during quarantine. So, yung maigting na pananalangin, maigting na pagbabasa at pagninilay sa salita ng Diyos. Sabi nga ng ating punong lingkod nung kanyang message, healing message sa atin nung nakaraang Tuesday na give hope to the world by sharing the goodness of God. So, isa rin yun. Ano? This na, although nagsupost tayo ng mga TikTok, literal na TikTok, so isa rin to sa i-post natin kasi yung pag-asa talaga ng bawat isa sa atin ay sa Diyos lang talaga matatagpuan. Amen. Mga ka-prayer body, nung ako'y nasa UAE pa personally, ang prayer ko is, Lord, bigyan mo naman ako ng time to commune with you or magkaroon ng pahinga, hindi lang physically. Kaya siguro nung nandito na ako sa Pilipinas, pamamaraan ng Panginoon itong nangyari para magkaroon ako ng time na ang tawag ko nga ay magkaroon ng quarantine. Yung quarantine plus retreat. Parang pag-atras muna. Kasi diba, dahil tayong mga misyonero, ang isip natin, dapat bigay tayo ng bigay. Dapat tayo yung naglilingkod ng naglilingkod. But even the disciples of Jesus, they took time to rest and Jesus invited them to rest. So siguro pamamaraan ito ng Panginoon para tayo mas maging mga mabuti at epektibong mga Marta, kailangan maging mababang loob na maging Maria rin tayo. And that is what this quarantine is giving us, na mas maging malapit sa Panginoon. Amen. At napakagandang na ipaalala din sa atin na ating minamahal na punong lingkod. Sabi niya, ang pagtitiwala natin sa Diyos ang ating pananggalang sa crisis na ito. Kahit itong time ng quarantine, this is the time na mas marami tayong time to pray, mas marami tayong time to read the Bible, mas marami tayong time to reflect, katulad na mag-demari siya, time to retreat na rin ito, at time to refresh our relationship with God. Amen. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos. Dahil kung titingnan natin, mas marami pa rin talagang naidulot na maganda itong quarantine. Yes, merong mga negative, pero as we look at it now, diba? Sabi nga mga anak ni El Shaddai, we look more on the positive side. Amen. Napakaraming nangyari ngayon. Isa yes. Sa pinakamagandang nangyari is yung naudyukan lahat ng taong lumapit sa Diyos. Yung hindi marunong manalangin, nananalangin na ngayon. Yung walang pananalig sa Diyos, wala nang ibang inaasahan ngayon kundi ang Diyos. Kaya isa to talaga sa pinakamagandang nangyari this quarantine, yung mapalapit tayo sa Panginoon. Ayan nga po mga kapatid, muli po sa with regards dito sa home quarantine, sana magkaroon tayo ng time with the Lord, lalo na po papasok na po yung Holy Week. Sana magkaroon tayo ng madaming time manalangin, mag-meditate ng salita ng Diyos, hindi lang puro Facebook, Instagram at TikTok. Pwede rin po tayo mag-watch ng religious movies about Jesus, lalo na po yung Seven Last Words, The Passion of Jesus. Halinawa, patuloy po tayong makinig at magbasa ng mga religious thing about Jesus. Ayan, always think positive. Muli po ang positive na inudulot nito kung quarantine sa atin. It is good for our health, more time with our family, the Mother Earth is healing, and lahigit sa lahat, more time with Jesus. At ngayon naman po, magbabasa po tayo ng kakonting comments. No, actually, madami, pero wala na po tayo kasing oras. Sir Marge? Ayan, okay, galing po sa youth natin sa Sapamati, Brother Uzziah, it develops my patience and learn to be contented. At kay Brother Nat, naiwasan po yung mga hindi magagandang gawain sa labas at nagkaroon ng oras sa pamilya. At gayon din po kay Brother Joshua ng Sapamati, para sa akin siguro is yung mas napahigpit pa ang yakap at pananampalataya ko kay Lord. At gayon din kay Sister Zarina Karen, dahil sa quarantine, mas natuto tayong pahalagahan at it-appreciate ang maraming bagay. Mas nagkaroon ng panahon sa pamilya at mas natutong lumapit sa ating Diyos
more prayer time at nagkaroon ng panahon makapanalangin kasama ang buong pamilya nasaan mang dako. Thank you, Lord. So, ayun na lang po, ilan sa ating mga comments sapagkat nagbabadyara po ang ating oras ngayon. At mula naman po sa ating prayer buddy Jubel from PFC 20 Bulacan, ang magandang naidulot po sa akin ng home quarantine ay masapalawak yung kaisipan sa mga nangyayari dahil sa pagninilay. Dahil po, sabi nga po, nangyari na dito, nagkaroon ng dating sakit na malala at dati nalagpasan iyon. Matutulong po tayong sumunod at manalangin. Nagkaroon din po ako ng mas maraming oras sa aking pamilya. Nakasama-sama kami manalangin na dati hinihiling ko lang iyon. Pero salamat sa biyaya ng Diyos kasi ngayon po home quarantine, sama-sama kami nakakapag-pray. At dagdag ko lang marami na aking pananampalataya sa Diyos. Amen, amen. Dagdag ko lang din, isa mula sa ating prayer body, mula sa lang, prayer body Raisa. Sabi niya, isa sa mga gandang na idulot ito sa akin, nakita ko ang kahalagahan ng ating prayer power. Sabi niya ganyan. Amen. Ayan, dahil pasensya na po sa sobrang dami po ng comments, wala na po tayong oras, hindi na po namin mababasa po ang inyong comments. At tayo na po yung mananalangin sa ngala ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sapagkat kahit po may mga hindi magandang bagay na nangyari sa mundong ito, ikaw pa rin ang Diyos na nagbibigay ng magandang bagay para kami patuloy na mabuhay. Salamat po Panginoon sapagkat ang iyong biyaya at grasya ay hindi po po winala po sa amin. Patuloy mong ipinaparanas na ikaw ang Diyos na nag-iingat, ikaw ang Diyos na patuloy na umiibig sa amin at ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. O Diyos, patuloy po namin ipinapanalangin na harinawa patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya. Harinawa, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ng iyong kapayapaan. Ingatan mo ang bawat isa sa amin at patuloy po namin ipinapanalangin, Panginoon, na harinawa matapos na po itong coronavirus na ito. Kami po'y nananampalataya na sa iyong muling pagkabuhay, sa Pasko ng muling pagkabuhay, matatapos na rin po itong coronavirus. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po Diyos sa buhay ng mga nakasama ko sa oras na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa tinig sa inyong napapakinggan from Bacoor, Cavite, ako po ang Sister Ellen Gay Suero-Domo. At ito naman po ang inyong ka-prayer buddy, Sister Marjorie Astrero from Taguig City. Patuloy po nating enjoy ating buhay kasama si El Shaddai kahit quarantine time. This is your prayer buddy, Emma May Marcelo from El Zaniwag, Bulacan. I'm your prayer buddy from San Leonardo Nueva Ecija, prayer buddy Joanne Bautista. At ako naman po ang inyong kasama rin, si Father Charles Angelo. Ayan. Ignan ang lahat ng matanang pananampalataya. God bless us all po! God bless Saturday! Ito po ang yes, Saturday, Jeff! Ang tinig ng mga tinig naman!